Magandang umaga uli sa mga ka-strong sa umagang kay ganda. Magandang balita tungkol sa ating matatapang at matitikas na mga tagapagtanggol sa ating mga Pilipino at sa ating bansa. Noong September 24, may nairi sa Rafi Tulfo in Action ng title, Pulis na Inapi, Buong Tapang na Ipinagtanggol. At yung pulis na nagsumbong kay Sir Idol Rafi ay isang baguhan pa lang tungkol sa overworking hours daw nila sa Camp Crummy. Dahil sa hindi na nakapag-antay si General Rodolfo Azurin na dapat siya ang sasagot tungkol sa issue na ito dahil may conference daw siya na dadaluhan at ang isinalang ay si Police Colonel Mark Puspus. Noong time na yon, nagsasampay ako ng aking labada kaya di ko masyadong natutukan kasi medyo malayo ang laptop sa akin. Kaya sa gabi binalikan ko at after kong pinanood ang lahat, ito na po ang kinoment ko kay Idol Rafi sa isyong ito. Quote in quote, maganda naman ang mga advices at pagtuturo mo Idol Rafi. Kaso sa part ni Police Colonel Mark Puspus. Honest to goodness, napaka-humble po na tao yan. Kilalang kilala po dito sa CAR. Super idol po ng mga igurot yan kasi kagaya mo din ang pagkataon niyan, idol. Makatarungan at napakabait na tao. Super siya, napaka-humble at idol din ng mga tao na kagaya mo, idol. Kasi nakasama ko yan sa Battalion Advisory Council dito sa Camp Dangwa. Major pa siya that time. Na-excite nga ako, no wonder na police colonel na pala siya. At di nakapagtataka, he really deserved to reach the highest position in the field of PNP. Thank you po and God bless you po, idol. Ito po ang comment ko sa isyong yon. Kaya malakas po ang loob ko na mag-comment kay Idol Rafi. Kasi naging vice chairwoman din ako ng Regional Mobile Force Battalion Advisory Council dito sa Camp Dangwa. For how many years? Ako ang pinakasaway na chairwoman palaging present. At ang chairman hanggang ngayon ay ang number one na councilor ng Baguio City, no other than Councilor Vladimir Cayabas. Pero hindi pa siya councilor that time. Bali, 2 terms na ata nag-councilor. Ang galing-galing din nito, lahat na ata ng katalinuhan nasa kanya. Si Police Colonel Mark Puspus, major pa lang siya that time. Kaya pag minsan, isinishare ko din ang problema ko sa kanila. So naging chuck observer ko sila. Pero ang nag-resign na ako as a chairwoman last September. After 14 days na nagpatutuo ako kay Idol Rafi tungkol sa pagkatao ni Police Colonel Mark Puspus, ito na po ang sumunod na eksena. Pumunta sa isang conference. Yes po. However, ito na po si Colonel Mark Puspus, Camp Commander Head, Quarters Support Service, ang inirefer niya sa atin. Colonel Puspus, sir, magandang hapon po, Colonel. Yes sir, magandang hapon po, sir. Colonel, yung reklamo po kasi na natanggap namin sa alias Eric, wala na raw pong a time yung pong mga tauhan ninyo para sa kanilang family sa sobrang haba po ng oras ng trabaho po nila, Colonel. Bago po sa ano alias Eric pa po yun ang pangalan, sir? Opo, alias Eric po. Hindi po tunay na pangalan, sir. Ang pag-hostage kay Senadora de Lima sa Camp Crummy, panoorin po natin. After yung first incident na neutralize yung dalawa, si Kabintoy saka si Susukan, yan si Sulayaw, tumakbo sa palabas actually. Pero sa dulo kasi ng exit, may papuntang kanan, may pakaliwa. So yung natumbok naman niya, yung kay Madam. So after na pumasok siya doon nagkaroon ng hostage incident. Na-expose na yung ibang katawan niya, doon ko na inilabas yung baril. Yun ang... Pero sir, yung mga demands niya, bako doon sa mga hiningi niya, yung Hummer, yung helicopter, and media,
Anong ginagawa niya nung mga time na yun? Nagsisigaw ba siya? Ano ba, nalaman niyo ba kung ano talaga yung dahilan? Or was it purely just wanting to break away from the facility? Yun lang talaga? Or meron pa silang mga demands sana na hinihingi from the police? So you far, yun lang naman. Parang gusto lang niyang may hammer, mailabas siya, tapos helicopter. Gusto niyang umuwi ng Mindanao. Yan lang naman ang sinasabi. Wala namang ibang nabanggit. Okay. Yung security na ini-implement po ng ating kapulisan sa custodial po natin. Mark po, by the way, is dating SAF and SF graduate po siya, kaya mabilis po ang kanyang thinking. Yung incident nangyari 6:30 ng madaling araw, and it ended 7:15 ng same day. So yun nga yung nasabi ni sir na nag-umpisa dito sa pag-serve ng pagkain, then it was taken advantage ng ating POPCs until na-neutralize yung dalawa, although yung si Sulayaw, hindi siya tinamaan. Yan, nakapunta kay sa quarters ni Senator Dilima. And right later, nagkaroon ng negotiation about 10 to 15 minutes. Pero nakikita natin na habang tumatagal, nagiging dangerous yung situation ng ating senador. So we have to end the situation. So doon napunta sa neutralization ni Sulayaw. Kay Secretary Avalos, sir, kanina po dumating po si Senator. Kaya ang katotohanan ay lalabas at lalabas din. No substitute in doing good. Just do your best and God will do the rest. Hanggang dito na lang, mga ka-strong, sa araw na ito. God bless everyone.